ko kayo kung paano mag-solve ng simple at compound interest at ang mga formulas na nandirito. Tara, atin na subukan at alamin kung paano ba talaga mag-solve ng simple at compound interest. Tara guys, samahan niyo ako. Moments later. Hi there. At ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng simple and compound interest gamit ang kanilang specific formula. Sa simple interest, simple lang ang ating formula. I, na ibig sabihin na interest, equals P, na ibig sabihin na principal o yung value ng pera. R, ibig sabihin ng R, yung rate ng interest. Kasi ito yung i-convert mo sa decimal. Na kunyari, 10% magiging 0.1, ganun. Tapos time, ito kung hanggang kailan. Kung pwedeng 3 years, 4 years, 5 years, and so on and so forth. Sa ano naman, compound interest, medyo madaming formulas. Kasi meron itong future value. Ito yung magiging value niya pag nagawa mo na yung lahat. Yung principal, ito yung pera na, kunyari, nag-loan ka ng 100,000, ito yung magiging principal mo. Tapos, yung 1, constant yan. Yung R, yan yung interest rate. Ko-convert mo ulit yan sa decimal. N, yung number of times compounded. Ito yung number of times compounded in 1 year. Pwedeng annually. Pag annually, magiging 1 yung denominator. Pag semi, magiging 2. Pag quarterly, magiging 4. Tapos yung N, number of times, ito times mo siya dun sa time ng, kunyari, for 3 years, 4 years, 5 years, gano'n. Tapos pag nasolve mo na to lahat, ito, nasolve mo na to lahat, at pag kung anong value yung lumabas dyan pag nasolve mo na to sa calculator mo, yun yung future amount mo. Ganun magkuha ng compound interest. At mamaya, tuturuan ko kayo kung paano mag-solve gamit ang compound and simple interest sa mga word problems. Moments later. Hi there. And today, I will be showing you how to solve this simple interest word problem. So let's read the problem first. Carlos' 29,990 savings were borrowed at a 10% simple interest by Carla for her to buy a new laptop. How much will be the interest in 2 years? So let's solve this by using this problem. Okay. Let's plug in the numbers needed. For P, you will just plug in 29,990. And for the interest rate, let's use this 10% and change it into a decimal form. And for the time, let's use this 2 years. By using a calculator, we can now solve this. $29,990 times 0.10 times 2 equals $5,998. So, $5,998 will be $5,998
the interest in 2 years. And that is how to solve simple interest problems. Meanwhile, maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa ating video lesson ngayon.